you want to know? Hi guys! So welcome back again po to my YouTube channel. And it's me po again, Sarah Mi FC, ang inyong lingkod. So for today's vlog, sasagutin po natin ang katanungan ni Sir tungkol sa mababang matres. May katotohanan po ba to? Ano po ba tong matres na to? Nababa po ba talaga? Kailangan ko po ba talaga magpahilot para po ako'y mabuntis? Hindi po ba ako magkakaanak kapag mababa na ba ang matres? Meron pa po ba solusyon nito? So napakaraming tanong po ang nare-receive ko tungkol sa ganitong topic. So kasi nandito po yung anak ko. Oh, ayan. Nagbabantay ako eh. So samahan niyo na po ako and hopefully hindi siya magkulit. So samahan niyo po ako and mag-start na po tayo. By the way nga po pala na binabati ko si Mr. James Angeles at ang kanyang Vibes Massage. So if ever po na gusto niyo po magpamasahe, mga bulag po ang kanilang massage therapist doon. So pwede niyo po silang makontak at puntahan saan? Sa SM Pampanga at ito po ang kanilang contact number. So maraming salamat po Sir James and Vibes Massage. And of course, no, si Mr. Bernard Palisa and si Mr. Matigasto. Okay, yun talaga yung name niya sa YouTube, Matigasto. Matagal ko na yung subscriber si Sir. Sobrang thankful ako dahil nandyan kayong mga talagang fellow subscribers ko. Maraming salamat. Okay, so sisimula natin po ang ating topic for today, which is kung may katotohanan po ba itong tinatawag nilang mababa ang matres ko. Pero dito, sa topic natin, hindi ako magdi-discuss ng retroverted uterus. Anong i-discuss ko? Yung uterine prolapse. Kung may katotohanan ba itong mababa ang matres. So medyo closer itong uterine prolapse dun sa sinasabi nyong mababa ba ang matres. Okay, so ano ba itong tinatawag na uterine prolapse? So ibig sabihin, yung inyong bahay bata, okay, yan, papakita ko sa video, pwedeng bumagsak, okay, o pwedeng bumaba. So paano? Kasi nga mababa ang matres ko. So ano ba itong tinatawag nilang uterine prolapse? So ang uterine prolapse po, yung muscles, yung pelvic muscles na nagkakapit dyan at saka ligaments na nagkakapit sa inyong bahay, bata or uterus, nagiging weak na. Okay, so kapag nag-weak yun, so ang tendency nun, hindi niya na makakapitan yung, hindi niya na masasalo. Okay, hindi niya na masasalo yung uterus, kaya yung inyong bahay bata, pwedeng bumaba ng bumaba hanggang sa lumabas sa inyong vagina, katulad ng nandyan sa inyong nakikitang video. So isingit ko na lang din, no? So may tinatawag kasi po tayong incomplete at saka complete uterine prolapse. So sa incomplete, meron lang yan, parang yung uterus nyo, nakalawit lang dun sa vaginal wall. Okay, may lawit, medyo nalaglag siya, pero may lawit lang, okay? So yung complete, totally, katulad ng nasa video, totally maaalis, okay? Totally babagsak siya sa inyong vagina, maaalis siya. So that's complete uterine prolapse. Ma'am, question po, sino-sino po ba yung pwede magkaroon itong uterine prolapse na bumaba ng bumaba ang kanilang bahay bata hanggang sa lumabas, okay? So normally po, dito muna po tayo, no, sa mga kadalagahan, okay? Kapag ikaw ay dalaga at ikaw ay mataba, okay, sorry for the word, due to obesity, okay, mas maganda pakinggan, due to obesity, yung pelvic muscle mo kasi, syempre, kapag mataba ang babae, mabilbil, ganyan, mas yung pressure ng pelvic muscle mas mabigat, okay? So yun yung dahilan na posible na yung pelvic muscles mo na kumakapit sa yung uterus bumigay, okay? Obesity, ano pa? Ibig sabihin kahit hindi ka pa nanganganak, okay? Kung ikaw ay mataba, pwedeng maging risk factor ito ng uterine prolapse. So what else? Chronic coughing. So ibig sabihin yung matagalang ubo ka ng ubo. Minsan mapapansin niyo pag inuubo kayo, nasakit yung parting lower abdomen niyo, 'di ba? So parang nahihinat yung pelvic muscles niyo doon. So what else? Yung chronic constipation, yung ire ka ng ire. Okay? So ibig sabihin kung ikaw ay dalaga at usually mo 'tong ginagawa, posible kang magkaroon ng uterine prolapse or pagbaba ng iyong matres, okay? Kung ikaw naman ay nanganak na, okay? So isa ka rin saan sa risk factor kung bakit pwede ka magkaroon ng ng uterine prolapse. Kasi kapag higit isang beses ka na nanganak, through vaginal birth, ibig sabihin, lumabas si baby sa puwerta nyo, posibleng manghihina din yung pelvic muscles mo doon. Okay? So kung ikaw ay nanganak na ikatlo, apat, lima, more than one, two, three, four, five, and so forth, pwedeng
yung pelvic muscles doon ay manghina na at pwedeng bumigay ang iyong bahay bata at lumabas. Okay, bumaba ng bumaba ng bumaba at hanggang lumabas. Okay? So, what else po kapag ikaw babae, sabihin nating menopause na. Bakit po? Ano naman relasyon ng menopause na? Okay? So, due to your estrogen. So, pag mababa ng estrogen, less na yung kapit. Okay? Less na yung kapit ng iyong uterus. So, posible nang ang tendency niya, bumaba ng bumaba. Bakit? Kasi po, yung estrogen nyo, yung po yung parang nagiging sandata or sabihin nating lakas ng pelvic muscles mo. So, kung ikaw, babae, menopause na, syempre, less na yung estrogen mo. Yung kumakapit doon na pelvic muscle, yun yung parang vitamins ng inyong pelvic muscle, ang estrogen eh. So, kapag less ang estrogen, so less na rin yung, weak na rin yung tinatawag nilang pelvic muscle, and then, ang tendency is bumagsak or bumaba ng bumaba. Hindi naman agad bagsak, bumababa lang siya ng bumababa. So, next po, paano po ba natin to maiiwasan? So, dahil nga po sa mga risk factors, especially yung mga obesity, so kailangan mo po mag-exercise para mabawasan po yung fats natin sa tiyan para hindi magkaroon ng dagdag pressure dun sa pelvic muscles. Next po, ano pang dapat gawin? Kailangan iwasan natin magbuhat ng mabibigat. Okay? So kasi pressure pa yun dun sa ating pelvic muscles. So what else, no? Pwede rin po tayong gumawa ng Kegels exercise. O yung tinatawag nila sa Tagalog ng hibot-hibot, okay? So contract, relax, gawin mo 'yan sa iyong ari, okay? So para 'yun maging strong yung inyong vaginal muscles, okay? So nakakatulong 'yun na higit. So hindi lamang sa para hindi mabilis labasan, ano. So nakakatulong din ito sa inyong muscles, oh, di ba? Especially kapag mga nganak ang babae, buntis pa lang 'yan, minamaster na dapat 'yang Kegels exercise, contract relax ang kanilang ari na babaeng manganganak, okay, in the future. Bakit? Kasi para lumakas yung vaginal muscles niya doon. Kasi doon lalabas, especially kapag vaginal birth si baby, okay? So, kung vaginal birth, kailangan mas matibay ang muscles niya na dadaanan doon. So, paano mapalakas yun? Kegels exercise. So, contract, relax. Ma'am, tanong, no? Ma'am, pwede po kaya yung pag lumabas yung uterus ko, ibalik? Okay, so meron po tayong tinatawag na uterine suspension at saka hysterectomy. Uterine hysterectomy. So, yung uterine suspension, yung surgeon po, after nung lumabas, pwede po yun, ano, ibalik, okay? Ibabalik niya, ikakabit niya yung pelvic ligaments nyo para yun ay maikabit ulit, okay? So, depende po yan kung pwede pa o hindi na. Just ask your surgeon po at saka inyong OB, okay? So, ano naman yung hysterectomy? Kapag hysterectomy, removal na po yan. Total removal of your uterus. Ibig sabihin, tatanggalin na yung bahay bata. So, ibig sabihin, ang matitira na lang sa inyo, yung fallopian tube at saka ovary. So, pag tinanggal po ang inyong bahay bata, hindi ka na po dito mabubuntis, okay? But, of course, so meron po tayong tinatawag na surrogate mother. So, pwede ka pong magkuha ng inyong itlog and then kukuha ng surrogate mother, siya po yung magbubuntis para sa inyo. Kasi pwede ka pa naman pong mangitlog kung nasa age ka pa po ng tama, okay? So, next po, question. Ma'am, ano po bang pakiramdam pag yung mattress ay bumababa na ng bumababa sa vagina? Okay, so, pwede ko pong, pwede po kayo maka-experience ng ano, para po kung may lalabas na. Parang, kung dito ang vagina nyo, may nasa loob na bola na pag umuupo kayo, parang, there's coming out. Ayan na, merong parang lalabas, hindi regla. Nararamdaman niya ng isang babae, especially nga pag nireregla babae kapag lumalabas ang buong dugo, sorry for the word, yung pakayang uterus na lalabas na. So, ramdam mo yan. Tapos, what else pa? Pwede ka makaramdam ng pain kapag ikaw iihi. Okay? So, pain pa saan? Pag ikaw tatae or mapoop. So, what else pa? Pain during sexual intercourse. Hindi mo na rin magugustuhan yan. And last is what po? Yung parang nakakaramdam ka ng sakit sa balakang mo. No? Kasi syempre yung ligaments nga at saka pelvic muscles mo bumibigay na. So, syempre, ang tendency itong yung balakang masakit din. So, ito. Next question. Medyo trending to. Ma'am, pwede po kaya ako magpahilot para tumaas po yung aking bahay bata? Kasi nga po bumababa. Okay. So, the answer is what? The answer is yes po. Pwede po kayo magpahilo. Pero saan?
Okay? Doon po sa isang obigay or sa license na therapist talaga na gumagawa ng ganito. Meron po kasi tinatawag na Maya Abdominal Massage. Okay? So, hindi po siya invasive. Non-invasive po siya. So, ibig sabihin, hindi walang papasok sa katawan mo. So, hindi siya kailangan pumasok sa puwerta mo para iposisyon yung tamang dating posisyon ng inyong uterus para itama, okay? So, non-invasive po siya. Through massage sa labas, pwede siyang ma-correct. Pero, license po ang gumagawa nito, okay? Doktor po o kaya therapist na kayang gawin ang Maya Abdominal Massage, okay? Hindi ko po maya-assure sa inyo yung Hilot Specialist sa probinsya na kilala. Siyempre kapag kilala na nagtataas yan ng mattress. So, hindi rin po ako nag-judge ng tao. So, ngayon po, ang sinasabi ko lang po sa inyo, yung pwedeng mangyari sa inyo kapag ito kayo po ay nagpahilot ng hindi tama, okay? So, pwedeng ma-strain yung pelvic muscles na kumakapit dun sa inyong bahay bata. Pwede din pong pumutok ang inyong uterus. So, pwedeng ang tendency niyan, magkaroon kayo ng hysterectomy, magkakaroon kayo kasi ng bleeding, tatanggalin na ang inyong uterus kung sakali, ano, pag hindi tama yung paghihilot. Pero yung hilot po kasi na term is okay naman po. Meron po talagang hilot. Yun nga po yung sinasabi ko, Maya Abdominal Massage. Okay? Gumagawa po nito ay doktor. So, nakikita kasi ng doktor through pelvic exam kung yung bahay bata talaga, bumababa na. So, inaalaw po nila to. Sila po ang gumagawa nito para ma-correct. Okay, so next question po. Ma'am, totoo po kayang pwede po ba ako magbuntis pag mababa ang mattress ko? Okay, so the answer is yes naman po. Kasi meron ka pong bahay bata, meron kang ovary, meron kang fallopian tube, and then may vagina. Once na nag-insert ang penis na ni sir, yes, pwede ka po talagang magbuntis. Ang complication lang po kasi dito is after, okay? So, pwede ka pong magbuntis, pero kailangan dito kasi kapag may uterine prolapse ka, okay, may mga stages din po yan, ano, stage 1, 2, 3, and 4. So, kailangan dito alalay po ito ng isang OB-GYN o ng doktor, okay? Kasi risk dito yung ano, pwede kang magkaroon ng miscarriage, preterm labor. So hindi mo naman gugustuhin yung ganun, 'di ba? So mababa na nga ang mattress mo and then you want to get pregnant, tapos kailangan alalay po ng isang doktor para alam niya, okay? Alam niya po kasi no kung ano dapat ibigay and aside sa Maya Abdominal Massage. So pwedeng din binibigay na gamot ang doktor para ma-maintain yung baby and then yung level ng estrogen, okay, para kupapit yung ano yung pelvic muscles nyo. So napaka-importante po talaga na dapat magpunta po sa doktor once you have it, the uterine prolapse. So this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching and hopefully na may naiambag na naman po ako sa inyo for today. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye. Kapchagi nege natanajo no. Nan amu maldo hal suga opseotji. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.